lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Marami pong komento, marami pong sinasabi, at siyempre talagang pinag-uusapan po ngayon si Main Paul Kerson. Nakakataba po ng puso dahil kumbaga marami na naman pong napasaya, marami na naman po ang natuwa, mga kaaldab. Although maraming nadismaya, mga kaaldab. Normal lang yan na ina-expect po kasi nila magandang Halloween costume nga po yung ipapakita ni Main Paul Kerson. Pero wala eh. Kumbaga, ito po yung pinakita niya. Simple lang. Pero napakaganda kasi. Kaya po pala, mga kaaldab, simple lang. Dahil meron po pala siyang portion sa kumbaga pure gold, mga kaaldab, na hindi ganun po kadali ang mag kings ng ano, di po ba, kapag naumpisa mong Halloween party nga o Halloween costume, ay mamaintain mo na siya. Kaya po pala hindi nag costume si Mengay ng matindi, dahil tatlo nga po pala o apat nga po pala yung papalitan niya, di po ba, sa segment ng isa, sa segment na mga ganyan, di po ba? Kaya nga po, nakakatuwa po dahil nalagpasan naman po ni Mengay at pinakita naman po ni Mengay na kayang-kaya niyang gawin. Ibig sabihin, wala pa rin pong makakatapat sa isang Main Paul Kerson o isang Mengay, mga kaaldab, sa It Bulaga. Kahit anong sabihin nila, kahit sinasabi lang hindi na po nagkakaroon ng dance production, okay lang yan. At least, mga kaaldab, eh panalo pa rin po tayo dahil pinakita naman po at pinaramdam ni Main Paul Kerson, mga kaaldab, na kill-kill lang po tayo, di po ba? Ilang naman po yung importante kapag updated ang gusto ninyo, eh dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Alam nyo naman po na kapag aldab ang pinag-uusapan natin, eh hindi po tayo magpapahuli, especially kapag sila Mengay at Tisoy. Ito, mga kaaldab, uulitin ko lang po, medyo huli na po nga po ito na pumutok, pero kailangan nyo pa rin pong malaman yung photos po, mga kaaldab, na kumakalat ngayon, eh 101% edited po talaga. Pinatunayan po ito mismo ng pamilya Mendoza. O marahil nagtataka kayo, Mr. Destiny, bakit huli na yan nababalita? Bakit hindi pa yung kasagsagan? Hinahayaan daw po nila dahil nga po sa sarsuela. Kaya po, kumbaga sinasabi nila na hayaan na lang. Pero pamilya Mendoza na nga po nagsabi na edited lang po talaga yon. Hindi lang po talaga sila makagalaw o makapag-react dahil mabibisto eh. Kumbaga, pero sabi ko nga po sa inyo, may mga pamilya po o may mga kamag-anak ang pamilya Mendoza. At yung kay Tatay Dab naman, syempre, meron din naman pong kamag-anak sila, Tatay Dab. Di po ba? At yun nga po, mga kaaldab, pagpapatunay lang po na hindi po talaga si o edited lang po talaga, fake news po talaga yon. Although sabihin na natin, Mr. Destiny, huli na yan, dapat hindi mo na yan binabalita, kumbaga, kasi yung iba sinabi na yan, etc, etc. Alam nyo, mga kaaldab, kaya ako lang po inuulit to dahil ginagawan din po tayo ng issue eh. Ang pinambabasag po sa atin, oh, yan na naman yung wedding proposal ni Mengay, etc, etc. Yun po yung pinambabasag nila sa channel natin at sa iba pong Aldab Nation. At sa mga nagkokomento pong mga mamis, mga titas, mga senyor. Kaya babasagin din natin sila. Di po ba? Na mismong pamilya na nga po ni Main Mendoza ang nagbulgar o nagbunyag na edited lang po talaga yon. Wala po raw talagang Mr. Spotted na pumunta, nakibanding o nakipagsalo-salo sa pamilya Mendoza. Real talk yan, mga kaaldab. Edited lang po daw yung picture na pinapakalat nila.
dahil wala naman po raw katotohanan na pumunta po mismo si Mr. Spotted sa Bulacan. Gawa-gawa lang daw po yan para magkaroon ng update ang mga Armin at ang mga main fanatics. Totoo naman po yun eh, mga Kaaldab. Para lang po makakuha kayo ng mga info dahil basag nga po sila. Ganun po yung ginagawa nila. Kasi nga po daw, mga Kaaldab, ito'y base sa nakapagkwentuhan po natin ha, na hindi po kasi nila matanggap ang dalawang event na dinaos ng Aldab Nation na naging successful. Real talk to, na naging successful, na umani ng maraming papuri, umani ng maraming komento, lalo na po nagbunye ang Aldab Nation. At ang pinakamasakit nga po sa mga main fanatics at Armin, sumipot po roon si Richard Polkerson ng dalawang beses. Po ba? Yan po yung ikinasama ng loob nila. Kaya po hindi po nila magawang kumuha ng mga bagong video dahil nasa ibang bansa nga po yung mga panahon na yan, si Congressman Spotted at si Mengay naman po e nasa Singapore kuno. Di po ba? Layo eh. Kung mag-i-edit ka, hindi talaga po pwede. Di po ba? Kung mag-i-edit ka na nasa, okay sana kung hindi daw po lumabas si Mengay. Ang sinisisi nga po nila kaya hindi sila nakapag-edit, eto pong si MJ. Real talk, nasisi pa po si MJ dahil po pwede sana silang gumawa nakasama si Mengay sa France dahil kumbaga wala naman po ito sa Itbulaga at talagang may pinuntahan, pero wala eh. Di po ba? Kaya nga po minsan nakakatulong din po yung post ni MJ na imbis nakapag-edit, nakagawa ng mga video, eh wala na. Basag na po sila. Kaya nga po nawindang yun at eto nga po yung ginawa nila. Sinabi na lang po ng mga ibang main fanatics sa Tarme na sige, sa birthday celebration na lang po ni Tatay Dab, doon na lang natin gawin ang mga mahika. Doon na lang tayo gumawa ng edit kung saan po saan pa maganda ipwesto si Mengay at si Congressman Spotted, di po ba? Real talk yan, mga Kaaldab. Medyo pasyensya na po kayo kung late lang yan. Pero kahit pa paano, mga Kaaldab, nalaman nyo rin po ang buong katotohanan. Di po ba?